Ito ang News 5 sa Radyo 5, 92.3 True FM, 1PH at sa RPTV. Ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si DJ Chacha. At sa ating po mga pangunahing balita, ngayong araw po gagawin ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Apollo Quiboloy at mga kasama niyang akusado. Sila'y naharap sa kasong child abuse sa Quezon City RTC at qualified human trafficking po naman sa Pasig. Lumutang ho naman ang ilan sa umano'y mga biktima sa kasagsagan po ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa lungsod ng Davao. Ayon po sa PMP, mismong mga menor de edad na biktima ang nagkwento na tinatawag silang pastorals o mga babaeng nasa inner circle ni Quiboloy. Ilan daw sa kanila nasa edad 12 pa lamang nung panahong na iyon. Lumalabas daw po na may scheduling umano ang mga batang babae na dumaraan sa kamay ng pastor. Para daw po mapatahimik ang mga biktima, tinatakot daw sila na mayroong angels of death na tutugi sa kanila kapag sila daw po hindi papayag sa kagustuhan ng pastor. Umaasa ang mga otoridad na magkakaroon po ng sapat na lakas ng loob ang mga biktima para nga mapatibay ang kaso laban sa pastor. Naghain naman ng counter affidavit ang kampo ni dating Bamban Mayor Alice Go kaugnay ng misrepresentation case ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang abogado ni Go ang naghatid ng dokumento kahapon. Kasalukuyang nakakulong ang sinibak na alkalde sa PNP Detention Center sa Camp Crame. Nag-ugat ang kasong misrepresentation nang mag-match ang fingerprint ni Alice Go sa fingerprint ng Chinese na si Go Waping. Sa counter affidavit, sinabi ng kampo ni Go na kulang sa authentication at comparative exam ang findings ng NBI. Kahapon ang deadline ng pagsumite ng dating alkalde ng kanyang counter affidavit. Sa ilang pang mga tampok na balita, umamin po naman ang dating warden sa Davao Penal Farm na tumawag daw sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong Chinese drug convict. Yan po'y kinumpirma ng dating hepe ng Davao Prison and Penal Farm na si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla sa naging nagpagdinig po ng kamera kahapon. Ito'y itinanggi noon ni Padilla. Napilitan lamang daw siyang magsinungaling noon dahil sa takot sa kanyang seguridad at ng kanyang pamilya. Pinatay ang tatlong Chinese convict sa loob ng piitan noong taong 2016. Tinapias naman ng komite sa Kamara ang panukalang budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Halos 1.3 billion pesos ang binawas ng komite sa orihinal na budget na hinihingi sana ng opisina ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Mula sa higit 2 billion pesos, mahigit 733 million pesos na lamang ang natira sa budget ng OVP. Ayon kay Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kim, nagdesisyon silang ibigay na lang ibinawas na pondo sa social programs ng ibang ahensya. Unang lumutang ang mungkahing tapyasan ng budget ng OVP matapos hindi supitin ni VP Sara ng mga opisyalis ng kanyang tanggapan ng hearing noong Martes. Ano man ang kahinat na ng pondo ng OVP, una nang nanindigan si VP Sara na tuloy pa rin ang kanilang trabaho kahit magkano ang makuha nilang budget. Muli po namang cited in contempt ng Quad Committee ng Kamara si dating spokesperson ng Pangulong Duterte na si Harry Roque. Hindi dumalo sa hearing si Roque pero hiningi ng mga kongresista ang kanyang income tax return, statement of assets and liabilities at maging business transactions niya ng kanyang mga kumpanya. Ito'y para daw makita raw nila ang koneksyon ni Roque sa Pogo pero ito'y hindi ibinigay ni Roque sa komite. Ipinag-utos po ng Quad Committee na i-detain ang naturang abogado sa Kamara hanggat hindi nagbibigay ng mga dokumento. Dudulog naman daw si Roque sa Supreme Court para ireklamo ang muling pagpa-contempt sa kanya. Sa oras naman po na 6:52, balita naman po sa mga lalawigan. Mariing pinabulaanan ng kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang alegasyon ng NBI na gumamit siya ng body double para malito ang mga operatiba na naghahanap noon sa kanya. Ayon sa kampo ng dating alkalde, napakababaw ng akusasyon na ito. Hindi raw ito magagawa ni Go lalo't kilala siya sa buong Pilipinas matapos madawit sa isyu ng Pogo. Mas nakakahiya raw ito sa panig ng dating mayor kung ginawa ito. Lumutang ang alegasyon ng body double ni Go noong Lunes pagdinig sa Senado at ipinakita ang litrato ng isa sa mga empleyado ni Go sa munisipyo. Nakamukha niya nga at pareho rin ang porma maging ang ayos ng buhok.
Una na rin sinabi ng NBI noon na kumpirmadong may body double sigo na sinusundan na paraw nila para mahanap ang dating Mayora. O ba may body double ka ba? Mahihirapan kayo maghanap ng body double ko. Ako nang nagsasabi sa inyo. Bakit? Sa Balacan pa lang nag-iisa yan. Ah, true. Akala ko ang ibig sabihin ng body double eh. Doble katawan. Nangigigil ako dito eh. Nangigigil ako sa'yo, baby. Wala naman akong sinasa. Yan ang nagustuhan mo, ang aking body double. Ay, matagal na. Ka na ha? Malapit na tayo sa body triple. Ang iba sa atin dito, nung magsimula tayo, single body, ngayon ay body double na rin. Joke lang. Kasalanan mo ito. Pinapakain mo kami lagi. Okay po, pasensya na po. Easy joke pero lang. Pero kamukha niya nga, ano? Nakita mo yung mga larawan. Hindi, marami din kasing ka-look-alike si... Oo, madali eh. Oo, madaling nga mahanap yung... si ayan, ex-mayor. Fairness! Oo, marami talaga siya. Parang si Mayor Alice Go talaga. Okay. Sige. So, asa na ba ako? Ikaw talaga. Sa oras na alas 8:54, humuna mga kapatid. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.